Hello, kamusta tayo lahat? Nagpasalamat ako kay Jesus Christ for being very patient with me. He's faithful and just to forgive us of our iniquities. Because almost every day, or rather every day, we sin. No? Sometimes we sin in our minds. No? Sometimes sinasabi natin yung mga kasalanan natin, no, na hindi natin aware, or we are aware of our, of the things that we say, but we disregard it and we hurt people. Kaya si Jesus, he forgives sins also, just like the Almighty Father. And I thank Jesus for the forgiveness, and I thank the Almighty Father for His unwavering love for us. At saka, binabantayan tayo every day. So kung nakakapanood ka pa ng video na to, ng post ng video na to, ibig sabihin, nandito pa tayo sa mundo. And binabantayan tayo ni Jesus Christ, ni Almighty Father. So may chance pa tayo to do what is right, to have faith in them. At yung faith natin na yun, it'll manifest through our works, yung fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Sometimes, may mga nakakasakit naman sa atin ng mga tao. Nasasaktan tayo. So, yung pain that we experience, the pain that we feel, we give it to Jesus. We give it to our Father. Kasi naramdaman na ni Jesus yung pain. Naiintindihan tayo ni Jesus. At naiintindihan din tayo ng tatay natin. Kasi very painful kay Almighty Father nung binigay niya sa atin si Jesus. Nung pinatay natin si Jesus. Masakit kay Almighty Father yun. At si Jesus, naramdaman niya yung sakit ng betrayal. Kaya yung mga pain natin, ibibigay natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. Frustrations, lahat, ibibigay natin. Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya, hindi natin makakaya kung dadalhin natin sa puso natin. Magkakasakit tayo, magkakaroon tayo ng mental issue, at gagamitin yon ng ni Satan para mapalayo tayo kay Almighty Father. Kaya ang gagawin natin, ibibigay natin sa tatay natin yon. Isusurrender natin yung mga pains and heartaches natin, mga frustrations natin, ibibigay natin. So last time, no, we finished reading the book of Daniel. Pero ngayon i-recap natin yung book of Daniel. Pero before that, may nag-comment sa book of Revelation. No, kasi lahat ng mga nagko-comment sa YouTube withheld for review. Hindi ko pinapost lahat ng mga comments. Pag may nakikita akong hindi maganda na comment, tapos pwede ko naman replyan yun eh. Pwede ko i-post, pwede kong replyan. Pero magkakost lang yun ng disharmony and discord and debate. Ayun yung Almighty Father ng debate.
Ayaw ng disharmony, ayaw ng discord, strife, and division. So kung may mga questions, if you have questions, you can email me. Kasi pag nag-comment ka, tapos against dun sa mga nabanggit ko, no, nag-comment ka, ibig sabihin, there's malice attached to it. Nag-comment ka ng hindi maganda, there's malice, no? Kaya, kung sincere sa mga questions, or kung may mga tanong or doubts, you can email me. Pwede ko namang kausapin through email, no? Hindi ko itinatago. Wala akong itinatago. Well, kakausapin ko through email. Kasi ang comment niya, no? Yung ang nag-comment, hindi siya Filipino. Pero he also has a YouTube channel. Yung YouTube channel niya, nakita ko may Revelation chapter 1, tapos hindi ko na pinanood yung kanyang mga YouTube channel, pero nakita ko hanggang Revelation chapter 8, hindi pa niya natatapos yung Book of Revelation. I don't know kung ano ang ginagawa niya, no? Kung translate ba niya or ini-interpret ba niya. I don't know. Ang nakita ko lang is Revelation chapter 1 hanggang Revelation chapter 8. So, hindi niya natatapos. Tapos, ang comment niya, siguro taga North America siya or Europe. Kasi ang salita niya was English. He was communicating in English. He commented in English. Fluently. So, maganda yung pagkaka-English niya. Ibig sabihin, maybe it's from North America or Europe. Baka British, ganon. Sabi niya, wala naman daw nakalagay na magre-reign si Jesus for 1,000 years. Sa Book of Revelation. Walang nakalagay. Pwede ko namang sagutin yon dun sa comment niya. Ipo-post ko yung comment niya. Pwede ko namang ipo-post yung comment niya. Tapos dun ako sasagot. Pero hindi ko gagawin yon. Mas walang malice or walang halong... ano bang tawag dun? Walang halong kalokohan kung i-message niya ako kesa sa magko-comment siya na merong halong hindi maganda. Although yung comment niya, diretso, no? There's nothing in the Book of Revelation that says that Christ will rule for 1,000 years. Wala daw. Yun ang kanyang something like that. Pero, baka hindi siya nagbabasa ng Bible. Pero nakalagay Book of Revelation, meron siyang YouTube channel eh. Pero baka hindi siya nagbabasa ng, hindi pa siguro niya nababasa lahat. I'm not sure, no? Pero nakalagay dito, Revelation chapter 20, verse 4. And I saw thrones, and they sat on them, and the judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus, and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image. So may mga Christians na pinugutan ng mga ulo or mga pinatay. Kasi hindi sila nag-worship sa beast. Wala, hindi sila nagpalagay ng image. And had not received his mark on their forehead or on their hands. So, wala silang mark of the beast sa forehead, wala rin sa hands. And they lived and reigned with Jesus for 1,000 years. Hindi niya siguro nabasa ito. And they lived and reigned with Jesus for 1,000 years. So, ibig sabihin, si Jesus, he reigned for 1,000 years kasama yung mga tao na walang mark of the beast and also yung mga saints. Hindi niya siguro nabasa to. Pero kung nag-email siya sa akin, sasagutin ko. Pero kasi comment yun eh. Nag-comment siya.
something there's something wrong with the comment. Kaya hindi ko siya pinost. Hindi ko inallow na ma-post yung comment niya at hindi ko riyon sasagutin sa pamamagitan ng comment din. Mas maganda kung nag-email siya sa akin. Kasi gusto lang nun ng debate. Hindi ako nakikipag-debate. Ayaw ni Almighty Father. Gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko. Ayaw ni Almighty Father. Hindi pwede. Ayaw ni Almighty Father ng debate. Walang patutunguhan. Di ba nabasa natin? Walang patutunguhan yun. At yung mga makakabasa, makikita nila, ganyan ba ang mga Christians nakikipag-debate? Si Jesus ba nakita nyo na nakipag-debate? Hindi, di ba? Pag sinabi ni Jesus, isang beses lang yung sinasabi. Hindi na niya inuulit-ulit pa at hindi siya nakikipagtalo. Ganon si Jesus, ganon siya yung ugali niya. Kaya ang gagayahin natin, si Jesus, yun ang kanyang turo sa atin. Okay? So ngayon, i-recap natin yung Daniel chapter 1. Pero meron na tayong kasunod na babasahin. Pero Daniel chapter 1 up to Daniel chapter 12. I-recap natin sa ngayon. So, itong Daniel is, God is my judge. So, dito sa Daniel chapter 1, no? Re-recap natin. Natalo yung Israel, tsaka yung Judah ng Babylon. Kaya kumuha ng mga, people or young men of nobility, nag-utos si King Nebuchadnezzar. So, kasama sa mga napili, no, mga handsome men to, handsome men. Matatalino lahat. Royalty. Si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, and madami pang iba na mga Israelites. Pero namumukadtangi si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah dahil mas pinili nila na hindi kumain ng pagkain na hinahanda ng para sa hari. Kasi gusto ng hari, kung ano ang kinakain ng hari, ni King Nebuchadnezzar, ganun ang kakainin ng kanyang mga wise men or mga servants na pinili para maging parang kanyang maging advisor, para maging matalino rin gaya niya, no? Kaya gusto niya yung mga pagkain, pero mas pinili ni Daniel at saka yung si Hananiah, Mishael, and Azariah na kumain ng mga hindi galing sa table ng king, para walang maipagmalaki ang king na galing sa kanya ang katalinuhan, ang wisdom and knowledge ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Para hindi masabi na, o kaya healthy ang mga yan, dahil ako nagpakain dyan, kapareho ng kinakain ko. No? Yun ang ibig sabihin nito. Hindi dahil sa nagda-diet si Daniel, Hananiah, Azariah, kundi yun ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Kasi ang focus ni Daniel, Hananiah, Azariah, Mishael ay si Almighty Father. So bata pa lang sila dito. Kaya nung after some time, nung kinausap na ng hari si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, walang katulad si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah kasi they are faithful to the Almighty Father. They were faithful. Kaya yung wisdom and knowledge,
ni Daniel Hanayan, Michelle, and Azariah is different, was different from others. Tapos, dito sa Daniel chapter 2 naman, nagkaroon ng dream si Nebuchadnezzar na nalimutan niya. So, yung dream ni Nebuchadnezzar, pinatawag niya ang kanyang mga wise men, sorcerers, mga enchanters, astrologers, para ipaalala sa kanya ang panaginip niya, at the same time, i-interpret sa kanya. Pero walang isang, kahit isa ang makapag-interpret at makapag-alam kung anong kanyang panaginip. So, ang gagawin dapat ay papatayin lahat ng mga astrologers, sorcerers, magicians. Mga wise men ng Babylon, papatayin. Dahil wala nga makapagsabi. Dahil agitated si Nebuchadnezzar. Pero itong si Daniel, nakipag-usap siya kay Arioch, full of wisdom and tactful si Daniel. Maganda makipag-usap si Daniel. At nananalangin si Daniel. Daniel prayed kung ano ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. At nalaman niyo ni Daniel. Kaya pinapurihan, Daniel praised God. Because God revealed to Daniel the dream of Nebuchadnezzar. Kaya ngayon, dahil alam na ang dream ni Nebuchadnezzar, pwede na ma-interpret 'yon. So yung dream ni Nebuchadnezzar was a large statue. So yung head was made of gold, pure gold, yung chest and arm silver, yung belly and thigh ay made of bronze, at yung legs ay iron, at saka yung feet partly of iron and partly baked clay. At nakikita yung statue na yon, mayroong isang biglang dumating na rock na cut out but not by human hand. So yung rock na yon ay tinamaan yung statue at nasira yung statue, kahit na made of gold, silver, bronze, clay, and iron. Nasira yung statue, yung rock ng rock na yon. At yung rock na yon ay naging huge mountain at it filled the whole earth. So interpretation ng dream na yon, yung four kingdoms, at yung rock na yon ay si Jesus Christ. Jesus is the rock of all ages, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Kaya si Jesus itong rock na to na makakasira sa mga bagay na our kingdom na itinatag ng mga tao. Kaya sa ganon, pinapurihan ni Nebuchadnezzar si Almighty Father. Ni-reveal ni Almighty Father kay Nebuchadnezzar ang kanyang power. Tapos ito sa Daniel chapter 3, kahit na ni-reveal ni Nebuchadnezzar, ni Almighty Father kay Nebuchadnezzar ang kanyang power, no? Nagpagawa pa rin siya, matigas pa rin ang ulo ni King Nebuchadnezzar. Nagpagawa siya ng statue 90 feet high and 9 feet wide. At kung may makakarinig na flute or harp or music, dapat sambahin yung statue. Pero hindi yun ginawa ni Hananiah, Mishael, and Azariah at saka ni Daniel.
Kasi faithful si Hananiah, Azariah, at saka si Daniel, tsaka si Mishael, the Almighty Father. Kahit na hari ang nag-utos, hindi sila papayag na sambahin yon. Dahil mas powerful si Almighty Father. Kaya ang ginawa ni Nebuchadnezzar, ipinapasok sa blazing fiery furnace si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, 7 times niyang pinainitan yung blazing fiery furnace or yung pugon or hurno. Yung nagpasok, so nakatali sila. Tapos yung nagpasok kay Hananiah, Azariah, tsaka kay Mishael sa blazing fiery furnace, yung mga tao na yon nasunog, namatay. Pero, nung nandun na si, nasa loob na yung tatlong faithful servants of the Almighty Father, hindi man lang nasaktan yung tatlong tao na yon. At may nakita pa silang isa pang tao nakasama sa loob ng blazing fiery furnace, si Jesus Christ. Nakita ni King Nebuchadnezzar. Kasi sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba, tatlong tao lang ang ipinasok natin doon. Bakit apat ang nakikita ko? Pero syempre, hindi niya nakita yung mukha ni Jesus, no? Kasi maapoy yun. Nakikita lang niya yung shadow na apat ang nakikita niya na naglalakad sa loob ng blazing fiery furnace. So, dito natin makikita na si Jesus Christ, sinasamahan tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi man pinapatigil yung pagsubok na yon, sinasamahan tayo para ipakita sa mga tao yung power ni Almighty Father, yung power ni Jesus Christ, nang sa ganon purihin ang mga tao si Almighty Father. Makita yung power and glory and awesomeness ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So yun ay isang napakalaking miracle. So sa ngayon, ano, nakakapag-experience pa rin tayo ng mga trials, tribulations, and sufferings. Pero kasakasama natin si Jesus Christ. At kung kasakasama natin si Jesus Christ, makikita ng mga tao yon na bakit kahit na nakaranas siya ng pain, heartaches, nakaranas siya ng tribulation, bakit buhay pa rin? Bakit nakakaya niya? Ba't nakakangiti pa rin siya? It's because of Jesus Christ and the Almighty Father. Nang sa ganun, mapapurihan yung tatay natin. Because it's all about the Almighty Father and Jesus, yung power nila. Tapos dito sa Daniel chapter 4 naman ay nanaginip si Nebuchadnezzar ng isang tree. Yung tree na yon mataas, matayog, malaki, strong at naninirahan doon ang mga hayop. So sinisimbolize noon sa dream na yon ay si Nebuchadnezzar yon, yung kanyang kingdom. Ngayon, si Daniel na nag-interpret doon. Na kung hindi i-acknowledge ni King Nebuchadnezzar ang power and awesomeness and glory ni Almighty Father, magkakaroon ng mental issue si Nebuchadnezzar. Dahil arrogant and prideful. So, ayaw ni Almighty Father na maging prideful tayo. Ayaw ng arrogant tayo. Gusto ni Almighty Father. Humble tayo. Kasi yung tatay natin humble. Si Jesus Christ humble din. Kaya, kailangan maging kagaya tayo nila. Yung mga trials also, nakakapag-humble sa atin yon.
it's nakakapag kaya tayo nagiging mapagkumbaba kasi nakakaranas tayo ng pain na naaalam natin inararanasan yung pain na nararanasan din ng ibang tao. At natututo tayo magpakumbaba at kumapit to trust God. Lahat naman siguro tayo, no? May mga experience na nakakap na pinapahumble tayo ni Almighty Father. Kasi gusto ni Almighty Father maging katulad tayo niya. Kasi perfect siya. Si Jesus perfect din. So sa buhay natin, lagi tayong dumadanas, no? Ng test. Para hindi tayo maging arrogant. So ganun din si Nebuchadnezzar. So nakikita natin dito si Daniel. Vision ang nakikita niya. Hindi naman niya nakikita si Almighty Father ng harapan or si Jesus ng harapan. Vision. And may faith si Daniel. Just like Shadrach, Meshach, or Abednego, or ang tawag or ang real name nila is Hananiah, Mishael, and Azariah. At nung in-acknowledge na ni King Nebuchadnezzar na si Almighty Father ang pinaka-powerful, ibinalik lahat kay King Nebuchadnezzar na bumalik sa kanya sa tamang pag-iisip niya. At ibinalik sa kanya ang kanyang kingdom. Ngayon naman sa Daniel chapter 5, no, in the writing on the wall. Itong si King Belshazzar, apo ni King Nebuchadnezzar. Hindi aware si King Belshazzar sa kabutihan ni Almighty Father. Na ikakwento lang ni yung nangyari sa kanyang lolo, na ikakwento sa anak, na ikakwento sa anak ng anak. Pero si King Belshazzar, wala siyang pananampalataya. At binastos niya yung mga articles na galing sa Temple of God in Jerusalem. Ginamit nila yung goblet. Nilagyan ng mga alak, doon niya pinainom yung kanyang mga noblemen, yung kanyang mga asawa, yung kanyang mga concubines. Iba yung wife sa concubines, no? Yung wife, kasal yata to, no? Pero yung concubines, mga... Dito galing yung word na concubinage, ha? Di ba pag may mga kabit ang mga tao, may mga kabit yung mga lalaki, concubinage, pwede ka mag-file ng concubinage. So nakakita si King Belshazzar ng writing on the wall, may isang hand na nagsusulat sa wall ng Mene, Tekel, and Parsin. Or Peres. Mene, Tekel, Peres. Or Parsin. Pero walang binabanggit dito na nakita ng kanyang mga wives, concubines, or noblemen ang nakita niyang kamay na nagsusulat. Kasi ang binanggit lang dito ay si King Belshazzar, siya mismo ang nakakita. Nang writings na yon. Arrogant siya, no? Si Belshazzar. Ganun naman kasi usually, no? Pag mayaman ka, nasa iyo na ang lahat. Madami kang pera, powerful ka, famous ka. Ang tingin mo kaya mo nang bilhin ng tao. Ang tingin mo ikaw na ang pinakamagaling. Lahat ng tao ganun.
Kaya dumarating sa buhay ng tao na hinahumble tayo ni Almighty Father para kilalanin natin siya. Lahat ng tao dumarating, no? Kahit na pinakamayaman ka, darating yung time na i-humble ka ni Almighty Father. Example, no? Mayaman ka dati, bigla kang naghirap. O mayaman ka dati, maano ka dati, healthy ka, bigla kang nagkasakit. O yun yung example ng hinahumble tayo ni Almighty Father para tawagin natin siya. Para kilalanin natin siya. At pag kinilala natin siya, matutuwa si Almighty Father. Ang kapalit naman ng pagkakakilala natin kay Almighty Father, pag naturuan tayo, ay eternal life in heaven. Malaki naman ang kapalit nun. So nakita ang writing sa wall ni Belshazzar. Mene, Mene Tekel, Parsin, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tapos na yung ang iyong pang panunungkulan or pagiging isang hari. Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. Kulang ka sa timbang. Na-judge na si Belshazzar, no? Kasi nga, arrogant siya. Peres, the kingdom is divided and given to the Medes and Persians. So at that very night, kinagabihan, right after ma-interpret ni Daniel, kinagabihan ang patay na si Belshazzar. Nag-offer pa si Belshazzar ng pabuya, no? A reward for those who can interpret the writing on the wall. Pero si Daniel, inayawan niya yung reward. Pero kahit inayawan niya, ibinigay pa rin kay Daniel ang reward. Yun ay yung clothed na purple, means nobility, at yung gold chain, may quintas, at he was proclaimed the third highest ruler in the kingdom. Dito naman tayo sa Daniel chapter 6. Marami na iinggit kay Daniel. Nakaranas na ba kayo? May mga naiinggit sa inyo. Wala namang ginagawa masama. Gumagawa kayo ng tama. Marami na iinggit. Ay, tama ang ginagawa nun. Ah, hindi makisama yun. Dapat makisama sa atin yun. Ano tayo, corrupt tayo, dapat corrupt din lahat, walang magaling sa atin, basta lahat tayo makasalanan. Ganun, di ba? Kailangan lahat tayo makasalanan. Ganun na mga tao, i-impluensyahan natin to para maging masama to. Ganun ang tao. Gagawa natin ang kasamaan yun para pati siya maging katulad natin. Example nun, ano? Yung i-impluensya mo yung tao. Kasi, kaya mo ini-impluensya yung tao, gusto mo pare-pareho kayo na makasalanan. Maging pantay kayo. Ayaw nyo nang lumamang siya, na mabait siya, na faithful follower siya, ayaw nyo maging malinis siya. Ganun. So, may mga tao na ginagamit si Satan para mag-impluensya ng kasamaan sa mga tao. Example nito is, may mga bata, no, na ang ginagawa ng mga matatanda ay minomolesya nila yung mga bata. Ngayon, yung mga bata na yun, paglaki na nun, na iba na yung kanilang pag-iisip, bukas na sila sa mga maduduming mga bagay na akala nila normal lang. So, yung nag-impluensya sa kanila na matanda, sila naman ngayon ang na-impluensya. Sila naman ngayon ang mga i-impluensya sa ibang mga tao para gumawa ng masama. Kaya chain reaction at nakakahawa yung kasalanan. Kagaya ng gender identity crisis. Gender dysphoria.
iniimpluwensyaan mo yung ibang mga tao. Hindi, tanggap natin lahat ng hindi, hindi ka ano, hindi ka talaga babae, lalaki ka, na-trap ka lang sa katawan mo. Iniimpluwensyaan mo, no? Ginagawa mong gina-justify mo, pina-pervert mo yung katotohanan. Kasi gusto mo na pati sila, lahat na ng tao, kapareho mo, na gumagawa ng masama. Kasi nga, ang nananahan sa puso mo ay kasamaan. Example na naman, ano, gusto mo tawagin kang ma'am. Kahit mukha kang lalaki, gusto mo tawagin kang ma'am. Hindi. At yan nun. Pag tinawag kang, ano, pag tinawag kang sir, nagagalit ka. Gusto mo mamay tawag sa'yo, mukha ka naman lalaki. Anong gagawin natin yun? Ba't ka nagagalit? Ako hindi ako nagagalit. Pag tinatawag akong Barbie, kasi pag tinawag akong Barbie, di ba, bakla, no? Eh, bakla, parang ganun eh. Hindi lang nila dire-diretso. Pero hindi ako nagagalit. Kahit sa phone, may nagsasabi. Pagkausap ko sa phone, ay, sir. Ay, sir ang tawag sa akin. Tawan-tawa naman ako. Natutuwa ako. Ay, sir ang tawag sa akin. Oh, lalo ko lalaki ng boses ko. No? Pero hindi ako nagagalit. Ba't ganun? Ba't may mga tao na nagagalit pag tinatawag silang ano, na hindi nila matanggap? At tanggap ko naman. Alam ko naman pangit ako. Alam ko naman kung anong itsura ko. May mga taong hindi nila tanggap. Ba't gano'n? Hindi ko maintindihan. No? So, kasi nga, ang gusto ng mga tao, pantay-pantay sila ng kailangan pag ano ako, ganitong paniniwala ako, ganyan ka rin, kahit mali, dapat pantay tayo. Kasi nagahakot ang demonyo, nagahakot sila. Especially now, ang dami sa internet, no? Especially now, pasama ng pasama ang mundo. Bakit pasama ng pasama ang mundo? Nag-iimpluwensya ang mga tao, nasa social media na, tapos kumakalat na sa buong mundo. Dati, naka-confine lang yung ganung paniniwala na gender dysmorphia sa isang country, kumalat na ngayon sa ibang bansa, papunta na sa Pilipinas na ngayon. Kumalat na, ang dami. Ba't ganun dumami? Kasi nga, kailangan ng mga tao si Jesus Christ. Pero they don't want to acknowledge Jesus Christ. They want to fulfill their own selfish desires. They don't want to deny themselves and give up their lives to Jesus. Kaya may mga ganun tao. Gusto lang sila mag-control ng buhay nila. Kasi nga, binubulag ni Satanas ang mga tao. Pero may choice ang tao eh. Choice ng mga tao yon, ng ibang mga tao, na maging bulag sila. Ayaw nilang harapin yung katotohanan. Masakit yung katotohanan, no? Harapin. Kaya nga, yung pain na yon, it's either makakasira sa atin yung pain na na-experience natin, yung pain na sinira tayo ng ibang tao or sinira tayo ng society, yung pain na yon, it's either magiging strong ka with the help of Jesus Christ or yung pain na yon ang magiging way for you to continue sinning. At i-deny mo si Jesus Christ at ang believe for in Jesus Christ. Pero si Daniel, faithful siya, alam niya. Malaki rin ang pinagdaanan ni Daniel dahil si Daniel kasi ay captive sila.
Di ba kinuha sila, natalo ang Israel ng Babylon? So, naging captive sila. May mga pinagdaanan din si Daniel. Gaya nito, oh, yung nasa Lion's Den. Ha? Napakahirap nito. Napunta sa Lion's Den si Daniel dahil marami naiinggit sa kanya. Gumagawa siya ng tama, ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father. Kaya itinapon siya sa Lion's Den. Pero iningatan siya ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ. Hindi pinabuka ni Almighty Father ang mga mouth ng mga lions para makagat si Daniel. Dahil mga taong malisyoso na nag-iingit sa'yo, gustong sirain ka, ginagamit ni Satan yon. Ngayon, pwede namang hindi si Daniel ipasok sa Lion's Den, di ba? Pero para makita ni King Darius yung power ni Almighty Father, inallow ni Almighty Father na mapasok si Daniel sa Lion's Den para makita ni King Darius na iniingatan ni Almighty Father lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Lahat ng faithful sa kanya. At nung hindi sinaktan si Daniel, pinalabas na si Daniel sa Lion's Den, ang pinasok naman ay yung mga taong naninira kay Daniel. Yung taong ginamit ni Satan. At kasama na ron sa ipinasok sa Lion's Den, pinakain sa leon, yung mga asawa na mga nangaaway kay Daniel, pati yung mga anak, yung lahat ng household. Damay-damay. Ganon si Satan. Tapos dito naman sa Daniel chapter 7, nagkaroon naman ng vision si Daniel. Vision ang nakikita ni Daniel, hindi talaga harapan, no, si Almighty Father, hindi harapan si Jesus Christ, kundi vision. At wala pa pangalan si Jesus Christ dito dahil di pa siya pinapanak sa mundo. Pero ang description sa kanya ay man in linen cloth. So, ang panaginip ni Daniel ay yung four beasts. So, alam natin yung four beasts. Yung, ano ba yun? Yung Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, at itong coming empire na maglalagay ng mark of the beast sa mga tao. So yung Babylon Empire or Babylonian Empire, yun ay ang mukhang leon na may wings of an eagle, pero naging tao, 2 feet like a human being, and the mind of a human was given to it. Ito yung Babylonian Empire. So, yung second naman, yung Persian Empire, yung bear na may kagat-kagat na 3 ribs sa kanyang mouth, between his teeth. So, 3 malalaking area sa mundo yon. Ano nga yung 3 malalaking area na yon? Europe, Asia, and Africa. Kasama sa Europe yung bandang ano, no? Yung Bulgaria, mga ganon. Kasi wala pang sense of geographical awareness yung mga tao noon, time na yon. Pero sa ngayon, sakop ng Europe yung banda ron, tapos sakop ng Asia, yung India, tapos yung Africa is yung sakop niya Egypt. Tapos yung third beast, leopard, may spots yun. Naka-camouflage, kunyari, mabait siya. Had 4 wings like those of a bird. The beast had 4 heads and it was given authority to rule. So, alam natin yung tetrarchy, no?
kaya may four wings tetrarchy. At yung pinakahuling beast na nasa dream ni Daniel or sa vision ay yung paparating na maglalagay ng mark of the beast sa ulo ng mga, sa forehead, saka sa hand ng mga tao. At nakita ni Daniel yung son of man. And there before me was one like a son of man coming with clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. Si Jesus ito. So yung dream ni Nebuchadnezzar na nakalimutan niya, ipinakita rin kay Daniel, pero magkaiba sila ng description. Pero yung interpretation, the same. No, yun yung mga yung nangyari na yung hanggang Roman Empire. Noong time nung kay Daniel, hindi pa nangyari yung Roman Empire. Pero tayo nangyari na yun, no? And then yung paglalagay ng Mark of the Beast, hindi pa nangyayari. At kinilabutan si Daniel sa kanyang vision dahil sa fourth kingdom. So yung fourth kingdom try to change the set times and the laws. Ngayon, siya change, no, yung set times and the laws. Maraming mga law ngayon na pinapalitan. May mga law na mga tinatanggap tayo na perverted na law. Abortion. At saka yung marriage between two males or two females or non-binary. Maraming mga gender, hindi natin alam. Yung alphabet gender. No? Pero yung divorce, nasa Old Testament yon, inalaw ni Almighty Father yon, at si Jesus inalaw din niya yon, yung divorce, pag merong gumagawang adultery. Walang makakapaghiwalay sa tao, kundi ang tao, hindi niya kayang paghiwalayin ang tao. Let no man put asunder. No? Walang makakapaghiwalay. Ang pinagbuklod ng Diyos, walang makakapaghiwalay na tao. Sino lang makakapaghiwalay? Si Almighty Father lang ang makakapaghiwalay nun. Hindi ang tao. Kung pinagbuklod ng Diyos, walang tao ang pwede maghiwalay, ang makakapaghiwalay lang nun si Almighty Father. At si Almighty Father, inaalaw niya yon. Kasi, everything is possible with God. Pero yung tungkol sa kasalanan, una pa lang, ano, binabanggit na yung tungkol sa mga adultery, bestiality, mga sexual sins. Kaya nga, inalaw ni Almighty Father yung divorce. Tsaka ni Jesus. Kaya dito sa Daniel chapter 7 ay troubled si Daniel. Pagod na pagod siya. At after noon, nakakita na naman siya ng vision, yung ram, no? Pero ibang time naman to, yung vision niya yung ram at saka yung goat. Yung Sumerian civilization at yung ancient Egyptian civilization. Na up to now, meron pa rin hold sa atin ang ancient Egyptian civilization. So, kung makikita nyo yung Olympic, no? Yung opening ng Olympic ngayon, 2024. At saka yung mga secular songs, may mga signs ng Egyptian signs. Yung Ankh, alam mo yung Ankh?
Egyptian sign 'yon, no? Para siyang cross na may pagano, hindi yun na hindi ba ako ng mga tao. Kaya up to now may influence pa rin ng Egypt sa atin, at saka gaya na nga ng sabi ko dati, yung pera ng isa sa mga powerful country in the world, merong pyramid. At yung mga kinikilala na powerful leaders of different countries, lahat sila member ng isang organization, na yung organization na yon ay galing sa na itatag sa Egypt. Baka hindi niyo alam yon, itatag sa Egypt yon on pa, nawala lang, pero hindi lang siya nawala. Nag underground lang yung kanilang organization, tapos nagpakilala uli nung 1700s or 1800s ba yon. So yon ay influensya ng ni Lucifer. Kaya lahat ng mga national hero ng bawat country at yung powerful people, member ng organization na yon up to now. So yung mga mayayaman, member yon. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Member ng organization na yon yung mga mayayaman, mga politicians, no, mga business people, member ng organization na yon up to now. So ito yung Daniel chapter 8. Kaya pagod na pagod si Daniel sa kakaisip ng kanyang mga vision. Kasi yung vision na yun, kung babasahin lang natin, ano, nakakapagod talaga. Yung binabasa natin sa Bible, nakakapagod. Si Daniel pa kaya na nakita niya yung vision? Kundi siya papagod. At ano siya? Bothered siya. At dahil sa mga vision na yun, dahil faithful si Daniel, mahal ni Daniel si Almighty Father, yung heart ni Almighty Father, alam ni Daniel, at nagbabasa rin si Daniel ng book, no? Ganun na nabasa niya sa book ni Jeremiah the prophet. Kasama na rin yung kanyang mga vision na paghihirap ng mga tao. Kaya nag-pray si Daniel na patawarin ang mga tao sa kasalanan. Ganun ang prophet. Hindi gusto ng prophet na, oh, ano, puksa inyo yan. Lord, puksa inyo na po. Nauna. Hindi. Kundi ang mga prophet, pinagpipray nila yung mga tao. Pinapacify nila yung galit ni Almighty Father. Hindi nila finafan ang flame of the anger of God. Hindi ganun ang mga prophet. Si Moses, nung nagalit si Almighty Father sa mga tao, test din kay Moses yun, ano, na sinabi ni Moses, huwag na po kayo magalit, Almighty Father, pinatanggal niyo po kami sa Egypt, tapos ngayon magagalit kayo sa amin. Hindi ganun ang prophet. Mabait. Hindi nila gustong magalit si Almighty Father sa mga tao. Gaya ni Daniel, ayaw ni Daniel magalit si Almighty Father sa mga tao. Kaya nagmamourn si Daniel. Ganon din si Moses, nagmamourn din siya pag nagagalit si Almighty Father sa mga tao. Kaya tayo, hindi tayo matutuwa, ay pinaparusahan na siya ng Diyos. Hindi ganon, hindi tayo matutuwa. Ay, naging ano siya, naghirap siya, dati siyang mayaman, naghirap siya, pinaparusahan siya ng Diyos. Hindi ganon ang follower ni Almighty Father. Hindi ganon ang mga prophets. Dapat nalulungkot tayo. Pag nalulungkot yung mga tao, nalulungkot din tayo at hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Kasi pag yung natutuwa, oy, nag-ano na siya, naghihirap na siya, oh, tinama, nagkasakit na siya ng ganyan, ah. Pag ganon ang mga tao, hindi ka kay Almighty Father. Dahil natutuwa ka sa nangyayari sa tao pag naghihirap. So, hindi ka kay Almighty Father. Puksain niyo sila, Lord. Sige, ano niyo sila? Awayin niyo sila, Lord. Hindi ganun. Ayaw ni Almighty Father ng ganun.
hindi ka kay Almighty Father kung ganun ka. Lipulin niyo sila, isunugin niyo sila, kainin sila ng lupa, Lord. Ganun ang pagpe-pray mo. Hindi ka didinggin ni Almighty Father. Doon lang nakikita ni Almighty Father kung anong puso mo. Kaya ang tunay na prophet, hindi siya natutuwa kung nagagalit si Almighty Father. Ipinagluluksa ng prophet ang kalungkutan, ang paghihirap, ang mga kasasalanan ng mga tao. Ipinagluluksa yun, nagmumourn ang mga prophet. Hindi natutuwa. Tapos dito naman sa Daniel chapter 10, yung vision of a man. Ang vision na to, si Jesus to. Although wala pang pangalan si Jesus, kasi ang ibig sabihin ng Jesus is Redeemer, Savior. Hindi pa kasi ipinapanganak, nagiging flesh. Wala pang flesh si Jesus dito. No? Hindi pa siya ipinapanganak. Pero nakita na ni Daniel in a vision. Kinakausap si Daniel. At dito sa Daniel chapter 11, ipinakita dito yung the battle of Gog and Magog. So after na to ng mark of the beast, na wala na yung mga tao ng mark of the beast, na itapon na sa second death, at saka ito yung tinapon si Satan sa for 1,000 years, no? Nakakadena si Satan, pero pinakawalan siya uli. Kasi nga may mga remnants pa, may mga tao pang natira. So hindi na tayo kasali dito, pero ini-inform sa atin ni Jesus. Dahil mahal tayo ni Jesus, kaisa tayo ni Jesus tsaka ni Almighty Father. Kaya pinapaalam sa atin kung ano ang mga mangyayari. Before the Great White Throne Judgment, before i-open ang book, yung Book of Life, ito ay mangyayari. Yung Battle of Gog and Magog. So ito mga taong to ay mga selfish to. No, yung King of the North and King of the South. Hindi nakalagay kung anong kingdom to or anong country to. Walang nakalagay dito. Hindi sa atin ipinapaalam kasi hindi, wala na tayo dito. Tapos ito sa Daniel chapter 12. Ito yung katapusan na ng mundo. Pero katapusan ng mundo, pero tayo, buhay tayo. As followers of Christ, buhay tayo. We will reign with Jesus in heaven. Kaya hindi tayo dapat matakot. Lahat ng mga names na nasa Book of Life, kasama ni Jesus. Paano mapupunta ang name natin sa Book of Life? Magtitiwala tayo kay Jesus. Kasi si Jesus ang way natin to the Almighty Father. Si Jesus ang magpe-present sa atin kay Almighty Father. Kung iti-deny natin si Jesus, iti-deny din niya tayo kay Almighty Father. Kaya nakalagay dito, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who will lead many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Maraming gustong malaman or ang totoong knowledge.
So si Jesus yung man clothed in linen. Kaya dito sa verse 13, as for you, sabi ni Jesus kay Daniel, go your way till the end. You will rest. Ano yung ibig sabihin ng you will rest? Iiwan mo yung physical body mo dito. And then at the end of the day, you will rise sa kahuli-hulihan ng oras, ng end of the days. Ikaw ay mabubuhay muli or makikita ka uli para ma-receive mo ang iyong inheritance, yung reward. So, sino ang reward natin na mag-reign tayo kasama ni Jesus in heaven? So, for now, yung mga saints like si Daniel, yung mga relatives natin, kasama nila si Jesus. Pero hindi pa ibinibigay yung allotted inheritance, yung reward. Kasi sabay-sabay sa atin ibibigay yung reward. Pag magkakasama na tayo, pag natapos na yung mundo na to, saka ibibigay yung reward. It's like graduation. Di ba sa graduation, eto meron na ibibigay yung certificate, di ba? Ganon yon sa end of times. So naka-ano pa sila dito, standby muna sila kasama ni Jesus Christ in heaven hangga't hindi pa nakukumpleto ang mga tao na makakasama nila in heaven. So ngayon hindi pa complete, no? Nandito pa tayo sa mundo. Darating ang oras. Pag sinabi ni Almighty Father, hindi mawawala yon, hindi matitigil yon. Pag sinabi ni Almighty Father, hindi mawawala yon. May isang salita si Almighty Father. Kaya magtiwala tayo kay Almighty Father, magtitiwala din tayo kay Jesus Christ. Huwag tayong din titigil ng pag-share ng Word of God sa mga tao. Kung hindi man ninyo masabi, through words, through actions natin gawin, no? Para mapupurihan ang pangalan ng Tatay natin at makilala ng ibang tao si Jesus. Lahat ng tao, mahal ni Jesus at ni Almighty Father. Papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggat nandito pa tayo sa mundo, may chance pa tayo. Pag wala na tayo dito sa mundo, wala nang chance pag napunta ka na sa eternal damnation. Kasi after eternal damnation, yung mga gagraduate na makakakuha ng kanilang inheritance, yung mga tao na mananasa eternal damnation, ang makukuha naman nila ay lake of fire. So nakikita niya yung difference. Yung mga tao, faithful followers of Christ, ang makukuha nila ay ang inheritance. Reward. Kung dito sa mundo, may mga trials and sufferings tayo, but still we remained faithful to the Almighty Father, we will get the reward in heaven at a specified time, no? Doon sa end of times. Pero, yung reward na yun, inheritance natin yon. Pero, kung dito sa mundo, hindi ka naging faithful kay Almighty Father, nireject mo siya, nagpatuloy ka sa iyong kasalanan, hindi mo inacknowledge si Jesus Christ as Lord and Savior, eternal damnation. And then, after eternal damnation is the lake of fire. Pag nasa eternal damnation ka na, doon sa Hades, hindi ka na makakapunta sa heaven. Kasi nakapag-decide ka na eh. So pag nasa Hades ka na, wala nang lipatan. Kaya hanggang nandito tayo sa mundo,
may chance tayo. Pag nasa Hades, wala na. Kasi after doon, Lake of Fire na yun. Yun ang kanilang makukuha, Lake of Fire. Tayo, ang makukuha natin ay inheritance. Mga faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Kailangan kasama si Jesus Christ. Hindi pwede hindi kasama si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ ang Savior natin. He was given power and authority by the Almighty Father. Siya lang. Si Jesus lang ang way to the Almighty Father. Wala nang iba. Thank you and God loves us all so much.